Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So, ito yung reading natin for Earth Sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Take only what resonates, guys. Bale, hindi po ito magre-resonate sa lahat. So, kunin mo lang yung mga messages na magre-resonate para sa'yo. Okay? Kung ikaw ay cross watcher, pwedeng maging ikaw ito at hindi si Earth Sign. So, bahala ka na ilagay ang sarili mo sa sitwasyon dahil pwede magkapalit-palit ang roles. Depende sa mga nangyayari sa'yo, okay? Kung hindi ka po nakasubscribe sa ating channel, pahit na lang ng subscribe, button notification bell. Ma-appreciate ko po lahat ng likes, comments, and shares. So, again, this is for Earth Sign, Taurus, Virgo, and Capricorn. Let's start your reading. Main energy, Queen of Wands, and the King of Pentacles. Nine of Swords is here. Alam mo, itong energy na ito, napakaganda eh. For me, ha. It's just that maybe hindi mo to na-appreciate. Kasi sa nakikita natin dito with the Nine of Swords, yung mga nakikita mo ngayon is yung problema, yung mga wala ka, you know what I mean? And maybe may kinalaman sa money yon. Maybe you are nalulungkot kasi although you do have magandang reputasyon, you do have money, maybe you do have stability with the King of Pentacles. Yung iba, maybe business, whatever. Pero you do have a lot here. Pero hindi yun ang nanonotice mo. Ang nanonotice mo is what you don't have. Kung ano yung kulang sa'yo. Kung ano yung... Maybe this is a stressful energy. So, mas na-focus mo yung stress. Habang binabanggit ko to, no, isipin mo mabuti kung ano yung mga dapat mong ipagpasalamat. Ano yung mga bagay na meron ka na ngayon na you should be proud of yourself, no? Kasi yung iba sa inyo, masyado mong iniisip yung wala ka, kung ano yung comparison mo doon sa iba, kung ano yung meron sila na wala ka, kung ano yung mga kapuri-puri sa kanila, tapos yung sa'yo, hindi mo napapansin. But you do have a lot of respect coming from other people, nakikita, this is how the other people see you, views you, no? With the Queen of Wands and the King of Pentacles, ito yung pagtingin nila sa'yo, ito yung tingin nila sa'yo, magaling ka, madiskarte ka, matalino ka, you are, ang tingin nga nila sa'yo is mayaman, o no? But hindi yun yung nakikita mo eh, what you are seeing here is problems, no? And, hindi mo dapat, can you notice this? The Nine of Pentacles. Pansinin mo ito, no? Yung babae dito is just, it's looking away. This is you, no? Naka-look away ka na. Hindi mo pinapansin kung ano yung mga meron ka. Can you see this? This is a beautiful garden. Tapos, nagbubunga talaga. The Nine of Pentacles is the bunga. Okay, and kung makikita mo dito sa likod pa niya is meron pang mga pananim dyan which is mayayabong ang bunga niya, no? Magaganda yung bunga niya. Pero hindi mo yun napapansin, hindi yun ang napapansin mo. Ang napapansin mo is yung work ng ibang tao, yung garden ng ibang tao, which is hindi dapat yun yung gawin mo. What you should focus is your own garden, no? Yun, dapat nandun yung focus mo sa sarili mong pananim, sa kung ano yung meron ka. Kasi kung papansinin mo, napakarami naman talagang dapat ipagpasalamat sa kung ano yung meron ka ngayon. And sobra-sobra actually sa'yo kung ano yung meron ka ngayon. And maybe hindi mo yung napapansin. Mas nakikita mo, hindi, kulang. No. Actually, it's sobra. No? Punta tayo doon sa person na kakonect mo.
Let's now focus on the person, the main energy of your person. Nakakonect mo. Spirit guides, angel guides for earth sign, please. Okay. Nine of Wands is here. King of Cups. Three of Pentacles or Three of Coins. Ayan. Knight of Swords. Gemini, Libra, Aquarius, Cancer, Scorpio, Pisces, Taurus, Virgo, Capricorn. Okay. Wait lang. Nawawala sa focus yung aking... Ay. Ayan. So, ano yung kita natin dito sa person mo? I don't know. There's a lot of love here with the King of Cups. Ayan, may loving energy dyan eh. Kaya lang, maybe may pagkakalayo sa inyo nito person nito, distance because of money. Pwedeng nagtatrabaho siya sa malayo. Pwedeng nasa ibang lugar or pwedeng ibang bansa itong person na ito. Yung iba, kahit hindi naman ibang bansa, no? But I can see distance sa inyong dalawa. Yan, Three of Coins. And maraming problema ito person na ito. Maraming challenges. Na hindi ko maintindihan sa kanya kung ba't hindi pa niya maputol or hindi pa niya matapos. Pero may mga challenges or may mga problema siya dapat niya tapusin pero hindi pa niya matapos-tapos. For example, pwedeng problema sa pera, pwedeng problema sa utang, ganun. And hindi pa matapos-tapos ito. Anyway, ano yung nasa isip mo towards this person? Ano yung nasa isip mo towards this person? The World, Page of Wands. So kung may pagkakalayo sa inyo, gusto mo na communication sa inyong dalawa or maayos na communication. And I don't know, mas material things kasi ang focus mo ngayon eh, goals mo. So yung iba sa inyo, pwede may pag-iwas or umiiwas ka dito sa person na ito because you're focusing on your plans. Ang plano mo maging successful, maging victorious, you know. So, more on material gain or material things ang nasa isip mo dito. Okay? So, how about yung person mo? Ano nasa isip niya towards you? The World. So, yeah, really, there's distance between the two of you. May distance talaga sa inyong dalawa nitong person na ito. And, marami kasi siyang kailangan ayusin. Mga responsibilidad. Marami nagpapahirap sa person mo. Na, with the Ten of Pentacles, naramdaman kayo reading ng reversal dito. Yung talagang, ano siya, nahirapan siya regarding sa mga money na parang nawawala or nawala sa kanya. So, yung distance sa inyo nitong person na ito, I feel like walang pagbabago sa ngayon. So, kung ano yung communication ninyo,
tuloy-tuloy yan na nagiging ganyan yung way ng communication ninyo, pwedeng paputol-putol, ganon, or hindi masyado nagiging maganda, ganon, tuloy-tuloy lang yung nagiging connection sa inyong dalawa, kung ano yung dati, ganon pa rin. And it is because may mga kinakaharapang problema itong person na ito. So, what is your emotions, no, towards your person? Two of Swords at the bottom of the deck. Four of Swords and the Page of Swords. Actually, kahit anuman emotion mo dito, hindi mo para harapin yun sa ngayon. Mas nakikita natin, mas gusto mo pa maging cold, mag-focus sa... Nga, kasi may mga pagod ako nararamdaman sa'yo, stress. So, nandun yun yung isip mo, no? Wala sa person talaga na ito. Yung emotion mo, pwedeng if you do love this person, naka-on hold yung love na yan. Yung kumbaga, hindi ka naman para isipin siya ng isipin, mahalin siya, whatever. Mga ngayon, wala lang. Parang ganun. So, how about yung person mo? Anong emotions niya para sa'yo? Two of Swords. Actually, you're mirroring each other. Pareho kayo. There's a lot of passion dito sa person na ito. Pagkagusto sa person na ito. At nakikita natin miss ka niya. Nami-miss ka niya. Yun yung pinaka-emotion na nararamdaman ko sa kanya. And you see, we do have here the Two of Swords, which is nagpakita rin yan sa card mo, Two of Swords. So, ayun nga. Merong pagkaka pareho sa inyo, sa nararamdaman mo, sa iniisip mo sa kanya, sa nangyayari sa iyo. Pero yung sa kanya na problema eh. Sa iyo wala naman akong nakikitang problema, kaya lang may mga iniisip ka. May mga stress kang iniisip dito. So yun lang naman yun. At saka maybe may mga hinahanap ka nga sa sarili mo. So what will happen in the future for you, Earth sign? You are actually the Empress. And the Nine of Pentacles, which is nagpakita na yan kanina. Pero nakikita mo yung sarili mo in the future as the Magician. Actually, the advice for you is to stop with the Ten of Swords. Tapusin kung ano yung pagtingin na nakikita mo sa sarili mo. Feeling mo madiskarte ka, matalino ka, pero hanggang doon lang yun. Hindi mo nakikita yung respeto at galing mo dito. So, I can see you being successful, pero you have to... Ano ba definition mo ng success? Kasi maybe iba pa yung tingin mo sa success eh. Pero ang tingin talaga ng tao sa'yo, successful ka na. Na magaling ka na, na ang taas na narating mo, ang galing-galing mo, ang dami mong accomplishments dito. You do have here the Empress, so I can see you gaining a lot of respect, a lot of fame. Ayan, nakikita ka na, nagiging famous ka din. And... Yan o, pero hindi nawawala sa'yo yung pag-explain ko sa'yo kanina dito. This is like you looking on the other people's work or ano, no, life. You're checking out their life. So, yun yung hindi mawala sa'yo. So, kakatingin mo sa buhay ng may buhay, parang ganun. Hindi mo nanonotice yung buhay mo. So, na yan, you are the Empress in the future. Ace of Wands, the High Priestess. I feel like a new soulmate is coming. May bagong soulmate ako nakikita dadating sa buhay mo. Na pwedeng ito yung soulmates or maybe people, no? Maybe coming from your friends na or family. Na magtuturo ng something sa'yo na makakatulong pa sa success mo. May mga taong datating sa buhay mo na makakaambag para maging mas successful ka pa. Para maging the Empress ka. You know? Yan. So, sa nakikita natin, may successful ka na, may ikakasucess ka pa sa tulong nitong mga taong to. With regards to your person, wala. Mas nakikita natin yung energy niya na nami-miss ka lang niya, ganun. And wala ko nakikitang actions regarding doon. Thank you for watching, guys. I love you all and bye-bye.